Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Cecilia. Ibabahagi ko lang din sa inyo yung naging karanasan namin sa aswang nang minsan kaming magbakasyon sa probinsya ng aking Binan. Nangyari po ito taong 1995 sa Batangas. Nang mga panahong yon, mag-iisang taon pa lamang yung anak namin ng asawa ko, natawagin naman po nating Renan. Napagpasya namin ng aking asawa na sa probinsya na lang ng kanyang mga magulang ipagdiwang yung unang kaarawan ng aming anak. Hindi naman ako tumanggi dito dahil nga okay lang naman din sa akin para na rin makapagbakasyon tayo kay nanay at tatay. Maigi na rin yon at nang makita naman nila ang kanilang apo, wika pa nga ng asawa ko noon sa akin. Sumangayon naman ako dito nang sabihin niya ang bagay na yon. Hindi pa kasi nakikita ng kanyang mga magulang yung kanilang apo dahil mahigit 2 taon na rin hindi kami nakakapagbakasyon sa kanilang probinsya. Isang linggo nga bago yung kaarawan ng aming anak noon, nagtungo na kami doon sa probinsya ng kanyang mga magulang. Hindi naman kami nahirapan sa aming anak at naging maayos naman yung biyahe namin hanggang sa marating nga namin ang kanilang probinsya. Bumiyahe naman kaagad kami pauwi sa baryo ng aking mga Binan at nang makarating na nga kami sa bahay ng mga ito, nagulat pa sila nang makita nila kami. Hindi raw kasi nila inakala na mapapaaga kami ng pagpunta sa kanila. Dali-dali kaming nilapitan nila upang tulungan sa aming mga dalang gamit. Kagad din nilang kinuha noon ang kanilang apo. Dahil hindi naman mailap sa tao yung aming anak, ay hindi naman po ito umiyak. Dumiretso na lang po kami sa kanilang bahay at inayos yung aming mga gamit upang makapagpahinga na rin pagkatapos. Sakto namang nagawa na nga namin yung pag-aayos. Pumasok nga sa kwarto na aming tutuluyan yung aking Binan na babae. Habang karga-karga ang natutulog na naming anak. Marahil dahil sa pagod nito sa pakikipaglaro sa kanyang lola, ay nakatulog nga ito. Kinuha naman ng aking asawa yung aming anak at inihiga sa aming kama. Nang mga sandaling yon din, nagpasya na lang din kaming matulog at magpahinga. Lalo na at nakaramdam na kami ng pagod dahil sa aming biyahe. Gabi na nga nang magising kami. Ginising pa nga kami ng mga magulang ng aking asawa para maghapunan. Kagad naming hinanap yung bata. Ngunit nakita namin itong kasama ng kanyang lolo at lola dahil nauna pala itong magising kaysa sa amin. Tumungo na lang kami sa kusina upang makakain. Habang kumakain, napagkwentohan namin yung tungkol sa magiging pagdiriwang ng unang kaarawan ng bata. Nang matapos kaming kumain, nagpasya na rin kaming magpahinga. Nakatulog naman kami kagad noon lalo pa't napakatahimik ng kanilang paligid. Nang mga sumunod nga na araw noon, maayos naman yung lahat. Naglibot-libot pa nga kami sa baryo nila eh, dahil maganda ang mga tanawin sa paligid. Naipakilala rin kami sa mga iilan nilang kapitbahay. Isa na nga sa mga ipinakilala sa amin ni Nanay Luella ay si Lola Serapina. Nang makasalubong namin ito sa daan nung pauwi na kami. Habang ipinapakilala ni Nanay sa amin si Lola Serapina, kakaibang kaba yung naramdaman ko. Pansin kong habang nakikipag-usap yung matandang babae sa aking Binan, ay hindi to makatingin ng diretso sa kanyang mga mata.
maging sa amin ay hindi rin siya makatingin ng diretso. Bahagya lang itong nakayoko. Naanimoy nahihiya ito o kung ano man. Naisip ko noon na baka ganoon lang talaga si Lola Serapina. Kaya hindi ko na lamang pinagtuunan pa ng pansin. Nahuli ko pa nga ito. Napanay yung sulyap ng tingin sa anak namin noon na karga-karga ng aking asawa. Makalipas nga yung 10 minutong pakikipagkwentuhan ni nanay sa matandang babae, nagpaalam na rin po siya dito. Dahil doon ay nagpaalam na rin kami sa matanda tsaka naglakad na palayo. Bago kami tuluyang makalayo kay Lola Serapina, napalingon pa ako dito. At ganoon na lang yung takot at pagkabahala ko nang makita kong matalim siyang makatingin sa aking anak. Marahil naramdaman itong nakatingin din ako sa kanya, kaya napatingin ito sa gawi ko at napangisi pa nga po ito sa akin. Ibang-iba yung ekspresyon ng kanyang mukha noong kaharap namin siya at ng mga sandaling yon. Dahil doon, dali-dali akong napaiwas ng tingin at napalapit sa aking asawa. Habang naglalakad na kami noon, nagkuwento si nanay sa amin ng tungkol kay Lola Serapina. Dahil na rin sa curiosidad ko noon tungkol doon sa matandang babaeng yon, nakinig na lang ako sa pagkukuwento ng aking binan. Mag-ingat na lamang kayo sa matandang yon. Bali-balita kasi rito sa baryo na isa raw siyang aswang eh. Yun nga lang, wala pa namang nakakapagpatunay sa bagay na iyon simula nang dumating siya dito sa baryo. Kuwento pa ng aking biyanan sa amin. Dayo raw kasi sa lugar nila si Lola Serapina. Ayon pa nga kay nanay, mag-apat na buwan pa lang daw siyang naninirahan sa kanilang baryo. At simula raw nang dumating yung matandang babaeng yon, may mga kwentong aswang nang kumakalat sa kanilang lugar at maging sa mga karatig nilang baryo. Siya nga yung pinaghinalaan ng mga taga rito. Pero gaya nga ng sabi ko, walang patunay kung totoong aswang ito. Ayon pa nga sa mga tao rito, kaya raw hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang kausap. Ay dahil nga raw sa pagiging aswang nito, dagdag pa noon ni nanay. Hindi kami umimik ng aking asawa ng mga sandaling yon. Napaisip pa akong baka nakasanayan lang ni Lola Serapina ang hindi tumingin sa mga mata ng kanyang kausap. Dahil baka nahihiya ito, bunsod ng mga kwento-kwento tungkol sa kanya. Basta, mag-ingat na lamang tayo, lalo na sa matandang yon. Wika ng aking binan at napatingin nga ako nang sabihin niya yon. Hindi na kami nakapagsalita pa ng aking asawa hanggang sa makarating na nga kami ng aming bahay. Maayos ang lahat noon sa aming bakasyon. Hanggang sa mga 2 araw na lang bago yung kaarawan ng aming anak, ay may naging kakaiba kaming karanasan. Nang araw na iyon, nagpa siya kaming mamasyal ng aking asawa dahil hapon na rin at hindi na gaanong masakit yung sikat ng araw. Habang nasa daan, nakasalubong namin si Lola Serapina, kaya binati namin siyang mag-asawa. Hindi naman kami pinansin noon ni Lola Serapina at patuloy lamang ito sa kanyang paglalakad. Dahil medyo napahiya nga kami ng aking asawa, dumiretso na lang din kami sa aming paglalakad. Bago kami makalayo sa matanda, napalingon ako sa kanya. At ganoon na lamang yung gulat ko nang sa aking paglingon ay bigla itong nawala. Hinanap ng aking mga mata yung matandang babae, ngunit hindi ko na ito makita. Hindi ko alam noon kung saan ito nagpunta. Gayong mabagal naman ito kong kumilos,
dahil sa kabang naramdaman ko dahil sa nangyari. Niyaya ko na lamang yung aking asawa na umuwi. Nagtanong pa siya kung bakit biglaan yung aking pag-aya sa kanya. Ngunit nagdahilan na lamang ako na masakit yung aking ulo. Kaya wala na rin siyang nagawa kundi yung tumango na lang sa akin. Hanggang sa makauwi kami, hindi nawala sa isip ko ang mabilis na pagkawala ng matanda. Kaya medyo nababalisa ako dahil sa kaba. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain, nagpasya kaagad kaming magpahinga. Nang mga oras na iyon, mahimbing na nga yung tulog ng aming anak. Nahiga na rin noon yung aking asawa, kaya sumunod na rin ako dito. Marahil ay napansin ng asawa ko na tila balisa ako. Kaya napatanong ito kung ano nga ba yung aking problema. Umiling naman ako sa kanya bilang tugon dahil ayaw kong sabihin sa kanya kung ano nga ba yung nasa isip ko. Hindi na ako kinulit ng aking asawa at nauna na nga siyang matulog. Makalipas yung mga 15 minuto, nakatulog na rin yung aking asawa habang ako naman ay gising na gising pa rin. Kinakabahan pa rin ako ng mga oras na iyon sa hindi ko na naman alam na dahilan. Hindi ako nakakaramdam ng antok, kaya naisipan kong magmatsyag na lang sa paligid. Tahimik yung buong paligid ng gabing yon. Pero ilang sandali pa yung nakaraan, bigla na lang parang uminit yung aking pakiramdam. Tipong napakaalinsangan bigla ng paligid. Nakaramdam ako ng uhaw noon. Kaya nagpasya akong lumabas ng aming kwarto at pumunta sa kusina upang kumuha ng maiinom. Natutulog na rin noon yung aking binan. Kaya pagkatapos kong uminom ng tubig, bumalik na ako sa aming kwarto. Bago ako tuluyang makapasok sa aming kwarto, narinig kong tila may sumisitsit sa akin. Noong una ay inakala kong guni-guni ko lamang yon. Ngunit, ilang pagkakataon pang naulit yung nangyaring yon na talagang naririnig ko. Ganoon na lang din yung pagkagulat ko nang biglang may kung anong dumaan sa bintana. At sa kagustuhan kong alamin kung meron nga bang tao sa labas ng bahay, nagpasya nga akong lumapit sa bintana upang sumilip doon. Subalit, wala naman akong nakitang tao roon. Yun nga lang, may naulinigan akong mga pagyabag ng mga paa. Hindi na ako nakapagtiis pa noon at sinubukan kong lumabas sa bahay upang alamin kung ano ba talaga yung naroroon. Pagkalabas ko pa lang sa labas ng aming pinto, pinanindigan na ako ng balahibo sa aking katawan. Bigla kong nanlamig. Ngunit may mga naguunahang butil na rin ang pawis sa aking mukha. Nagdadalawang isip ako noon kung magpapatuloy ba ako sa aking iniisip. Kaya napahinto na lang ako sa tapat ng aming pinto. Nang hindi nawawala yung paninindig ng balahibo ko, ay naisipan kong bumalik na lamang sa loob ng bahay at huwag nang isipin yung tungkol sa nakita at narinig ko ng gabing yon. Subalit bago ko pa man mabuksan noon yung pinto ng aming bahay, may kung anong nilalang ang bigla na lamang lumundag sa aking likuran. Subalit, napasigaw ako ng wala sa oras dahil sa takot na naramdaman ko. Pagkalingon ko sa aking likuran, kitang-kita ko yung isang nilalang na hindi ko tukoy kung ano. Mabalahibo yung katawan nito. At may mapupulang mga mata tsaka matutulis na mga pangil. Nanginginig yung mga kamay kong binuksan yung aming pinto.
Muli akong napasigaw ng mabilis na lumapit sa akin yung nilalang. Hindi pa man ako nakakapasok ay nahila ko ng nilalang na iyon. Nawalan ako ng balanse kaya natumba nga ako sa lupa. Nay! Tay! Sigaw ko ng mga oras na iyon. Mabilis na lumapit sa akin yung nilalang. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalapit sa akin, bigla kong narinig yung boses ng aking binanalalaki. Walang hiya kang aswang ka. Tigilan mo yung manugang ko. Sigaw pa ni tatay noon. Napatingin sa kanya yung nilalang at napangisi pang-araw ito. Dahil doon, lumabas ng bahay namin si tatay kasama nito yung nanay ko. Meron siyang dalang buntot ng pagi na winawasiwas pa nito sa ere. Lumapit ka rito at nang mapatikim ko sa'yo itong buntot ng paging hawak ko. Muling sigaw ni tatay sa aswang noon. Hindi nga siya inatrasan ng nilalang. At sinugod pa nga pusa nito. Mabilis yung naging kilos ng nilalang na iyon patungo kay tatay. Agad naman akong nilapitan ni nanay noon at inalalayang tumayo dahil nanginginig yung aking tuhod sa takot. Pumasok kami ni nanay habang nilalabanan ng tatay yung aswang. Walang ano-ano, lumabas sa aming kwarto yung aking asawa. Karga-karga yung aking anak na umiiyak. Patahanin mo yung bata. Merong aswang sa labas. Sabi ni nanay noon. Kaya ginawa ko nga po yun. Binigay sa akin ng aking asawa yung aming anak. At lumabas po ito upang tulungan yung kanyang ama. Sinubukan ko namang patahanin noon yung aming anak. Mabuti na lamang at tumahan naman ito. Lumabas naman si nanay noon upang tulungan yung tatay at yung aking asawa. May dala po itong asin ng mga sandaling yon. Walang ano-ano. Narinig naming sumigaw si tatay. Kaya napasilip ako sa bintana. Kitang-kita ko na natumba si tatay habang papalapit sa kanya yung nilalang. Ang aking asawa naman noon ay sinusubukang tulungan si tatay. Sinigawan ko si nanay sa kung anumang nangyari doon sa labas. Kaya nagmadali nga itong lumabas at sinabuyan ng asin ang nasabing nilalang. Natamaan yung nilalang noon, kaya agad itong napahiyaw. Bahagya rin itong napatras. Hindi siya tinigilan ni nanay sa pagsaboy ng asin. Hanggang sa ito na mismo yung lumayo kina nanay. Nagalit yung nilalang. Ngunit wala itong nagawa kung hindi yung lumayo dahil hindi rin ito makalapit kina nanay. Huwag kang magpapakita sa akin, Serapina. Aswang ka. Sambit pa ng nanay noon. Hindi ko man alam kung si Lola Serapina nga ba yung aswang ng gabing yon. Ngunit malakas daw yung kutob ni nanay na siya ngayon. Nasugatan nito si tatay ngunit mabuti na lang at hindi malalim yung naging kalmot nito dito. Nang mga sumunod na gabi ay hindi na naulit pa yung pangyayaring yon. Hanggang sa matapos nga yung kaarawan ng bata. Naging masaya naman at payapa noon yung naging kaarawan ng aming anak. 3 araw pagkatapos ng kaarawan ng aming anak, nagpasya na nga rin po kaming tapusin na yung aming bakasyon. Bumalik na po kami noon. Hindi na rin namin nakita o nakasalubong man lang si Lola Serapina tuwing namamasyal kami bago kami umuwi. Ayon pa kay nanay, marahil ay tama nga raw yung kanilang hinala. Naswang talaga yung matandang yon at yun nga yung umatake ng gabing yon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.